Hello po! Welcome po ulit sa Calvary Foursquare Church online prayer meeting po natin. Alam po natin na lockdown po rin po ngayon, pero hindi po tayo matitigil para manalangin po sa ng mga pangangailangan natin at pangangailangan po ng iglesia natin. Now, before we pray, I want to talk about Thomas. Kilala po natin si Thomas. Ngayon po, yung namatay po si Jesus Christ, then he, after 3 days, he rose from the grave, nagpakita po siya sa mga disipulo niya. Pero nung nagpakita siya, wala po doon si Thomas. Tapos habang nakikwento yung mga disipulo na nakita nila si Jesus, sabi ni Thomas, hindi ako maniniwala. I'm not going to believe na nabuhay si Jesus hanggang hindi nakikita ng dalawang mata ko. At ang hindi ko siya nahawakan. The time came na nagsama-sama ulit ang mga disipulo, biglang lumabas si Jesus. Tapos yung lumabas si Jesus, tinawag ni Jesus si Thomas, sabi ni Jesus kay Thomas, Thomas, ito ako. Ngayon, ano ang sagot ni Thomas? Now, I believe you, Lord Jesus. Pero tingnan po natin, yung naniwala na si Thomas kay Jesus, merong sinabi si Jesus. It is found in John chapter 20, verse 29. Ano po ang sabi dito? Jesus said to him, so kausap niya si Thomas ngayon. Jesus said to him, because you have seen me, have you believed? So, sabi ni Jesus, ngayon nakita mo ako, naniwala ka ba sa akin? Siyempre, ang sagot ni Thomas, yes, na naniniwala ako sa iyo. Pero tignan natin yung susunod na sinabi ni Jesus. Sabi ni Jesus, blessed are they who did not see and yet believe. Tinagpala daw ang mga taong naniniwala kay Jesus na hindi siya nakikita. Ano to? What is this? Ano tong part na to? Blessed are they who did not see and yet believe. Jesus is talking to us. Ang sinasabi ni Jesus sa atin, kayong hindi na nakakita sa akin pero naniniwala kayong buhay ako. Ako'y isang Diyos na mapagmahal. I am your Savior, I am your healer, I am your provider. Sa lahat ng naniniwala sa inyo, na kahit hindi ako nakikita, I want to tell you, sabi ni Jesus, pinagpala kayo. Blessed are they, pinagpala kayo. Calvary Foursquare Church, I want to tell you, we are blessed. We are blessed not because we are a member of Calvary Foursquare Church. We are blessed not because we are a worker in Calvary Foursquare Church or an attendee in Calvary Foursquare Church. I want to tell you that you are blessed because you are believing in the invisible. You are believing the God who created the heavens and the earth, which is invisible. Hindi pa natin nakikita. Pero naniniwala tayo, ano sabi ng Panginoon doon? Blessed are they who did not see. Naniniwala tayo sa anak, sa Panginoong anak, na kahit hindi natin siya nakikita, hindi natin nakita yung crucifixion, hindi natin nakita yung resurrection. Pero naniniwala tayo, sabi ng Panginoong anak, which is the Lord Jesus Christ, pinagpala tayo. Even the Holy Spirit. We haven't seen the Holy Spirit, but we believe in the power of the Holy Spirit. Church, I want to tell you, for those of us who believe that God is God, that in the beginning, He's the one who created the heavens and the earth, that Christ, His Son, died on the cross, rose because of His power, naniwala tayo doon, I want to tell you, pinagpala tayo. And even we believe in the ministry of the third person of the Trinity, which is the Holy Spirit. Kahit hindi natin nakikita yung Holy Spirit, as we believe because of faith, I want to tell you, we are blessed. So ngayon, since prayer meeting, naniniwala tayo sa Panginoon, alam ko pagpapalain tayo ng Panginoon. And even our prayers, we're going to talk to the invisible right now. We're going to pray and we're going to talk to the invisible na pinaniniwalaan natin totoong-totoo ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. I want to tell you, we're going to be blessed. Now, what are our prayer requests? Meron po tayong mga sets of prayer requests po dito. Number one, pag-pray po natin yung sarili natin. Dami po nating
pangangailangan sa Panginoon. Yung COVID po talagang lumalaganap sa Pilipinas. Actually, last Tuesday and last Wednesday, there was a lockdown sa Calvary Foursquare Church kasi marami pong sa kapaligid po, medyo tumataas po yung cases. So, nag-disinfect po tayo, inayos po natin yung Calvary Foursquare Church. So, ngayon Thursday lang po, nagbukas ulit ang Calvary Foursquare Church. Let's pray for healing. Let's pray for strength. Let's pray for whatever we want from God. Even finances, pag-pray natin yan. Family, pag-pray po natin. Magtagal po tayo dito sa number one. Magtagal po tayo dito sa personal request. Now, number two, what are we going to pray for? Let us pray for God's wisdom and understanding. Bakit kailangan natin ng wisdom and understanding sa galing sa Panginoon? We need wisdom for evangelism. We need wisdom for discipleship. And we need wisdom for church administration. Church, pag-pray po natin to. Pag-pray, you are anointed to pray. You are blessed to pray because we are believing, naniniwala tayo sa isang Diyos na buhay. Naniniwala tayo sa Diyos na nagpala sa mga Israelitas during that time dun sa wilderness. It is the same God who's going to bless us. Number three, let us pray for all attendees of Calvary Foursquare Church. Namimiss ko na po yung mga Saturday service, first, second, third service, yung mga members, yung mga workers, yung mga regular na nag-a-attend every Sunday. I want to tell you, namimiss ko po kayo. I really do. Hindi lang ako, alam ko kayo namimiss yun. Ako pa? Na-miss yun na yung kagawapuhan ko. Well, di ba? Miss na, alam ko miss na miss yun na itsura ko. Pero talagang we miss that wonderful fellowship sa isa't isa. Let's pray for number three. Let's pray for them. Pag-pray natin yung mga attendees na pagpalain ng Panginoon, yung families nila, pangangailangan nila. Kung hindi natin masyadong kilala, pero, uy, natatandaan ko siya, katabi ko siya noon. Pag-pray din natin siya. Pag-pray natin sila. Okay. And number four, yung fourth na prayer request po natin, let's pray for all department heads. Meron po mga departments ang Calvary Foursquare Church. Now, let's pray for them. Na even in this time of lockdown, meron silang connection sa mga members nila. We thank the Lord kasi nagfa-function po yung mga lahat. Actually, lahat po ng departments ng church ay may team ups, may Bible studies. We have 30 plus Bible studies right now during this team up. Half of it was birthed during the lockdown, and praise the Lord for that. So let's pray for more. Let's pray for the department heads of Calvary Foursquare Church. And lastly, let's pray for God's presence to be in every member and friends of Calvary Foursquare Church. God's presence to be upon them. What does that mean? God's presence to be upon them, meaning yung presence ng Panginoon mapapapunta lang sa kanila if they will read the Bible, or mapapapunta lang sa atin if we will read the Bible and if we will pray every day. If we're going to read the Bible, the presence of God will be upon us. If we're going to pray, the presence of God will be upon us. Want God's presence? Read the Bible. Pray every day. And it's also our desire na yung presence ng Panginoon ay ma-experience din ng mga members and friends ng Calvary Foursquare Church. So, that means they will also read the Bible and pray. Calvary Foursquare Church, I encourage you to pray. After this video, look for a place wherein you're going to pray for these things. Especially number one. Magtagal po kayo dun sa number one. I want you to really pray for yourselves, your family, your work, everything. Then pray for the needs of Calvary Foursquare Church. Church, you are anointed to pray. I want to tell you are anointed to pray. Father God, I thank you for the members, the leaders of Calvary Foursquare Church, Panginoon. Lord, we are anointed not because of anything, but we are anointed because of your presence. And that's it. That's it, Panginoon. So, Father God, with your anointing, Panginoon, Lord, we're going to pray. We're going to lift up our personal needs and we're going to lift up the church. Marami pong salamat sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po si
Darrell Maghirang, and I'm declaring blessings to all of you. We are blessed and highly favored. God bless Calvary Foursquare Church. God bless all of us.